So ang iba pang features nito guys is yung overcharge protection, battery balance, over discharge protection, over current protection, short circuit protection, and temperature protection. So guys, finally, may bago tayong content. Bubuo tayo ngayon, magdi-DIY tayo ngayon ng battery pack. 12 volts, 6 ampere battery pack. Gamit itong mga Life TO4 battery cells. So unahin ko lang tong bida sa ating gagawing battery. So ang battery type natin na gagamitin ay yung 32650 Life PO4 rechargeable battery. So yung Life PO4, ibig sabihin nun lithium iron phosphate. So ang size nito guys, 32mm yung diameter niya, yung length niya, kasama na tong screw. So hindi na natin to kailangang ihinangin, ay 83mm. So ang average weight ng ganitong battery guys ay nasa 145 grams. Ang nominal voltage nito 3.2 volts. Ang charging voltage 3.65 volts. Normally ang capacity nito guys, merong 5,500 milliampere, merong 5,000 milliampere, at saka meron ng 6,000 milliampere. So nabili ko to sa online shop. Ang nakalagay sa specs niya is 6,000 mAh. So, wala naman akong pang capacity test para masigurado natin kung ilang ampere yung capacity nito. So, dun tayo sa nakalagay sa specs niya. So guys, ang material nito, ng shell nito is nickel plated steel. So, maganda tong battery na to guys kasi yung DOD niya or yung depth of discharge, yung kaya nating isagad is nasa 80%. So, compared dun sa mga deep cycle batteries na 50% lang yung kaya, ito guys, kaya hanggang 80%. So, pwede to sa solar, pwede to sa mga hobby natin, sa RC, sa airsoft, sa battery pack na pang motor, ganyan. So, pang jump start. So, yung bubuuhin natin, ito yung pinakamaliit na size na pwedeng buuhin sa Life PO4. Yung 12 volts 4S na battery pack. So, ang main purpose nitong battery guys is, alam nyo naman na para mag-store ng energy. So, i-charge natin siya, tapos kapag kailangan natin, saka dito huhugot ng energy or power. So next na kailangan natin dito guys is yung tubbing wire. Ito. So mabibili mo siya online per meter. So may dalawang size siya. Pagka wala kayo nitong battery holder, ang size niya is 32mm yung pagitan. Pero kapag meron kayong battery holder, ang size na distance nitong bawat butas ay 34.5mm. 1 cm yung width niya, tapos ang material niya is nickel. So ang purpose nito guys is para ma-series natin yung mga battery. So kailangan kasi natin, kaya 4S yun, ibig sabihin ng 4 series. So para ma-series natin yung mga battery, hindi tayo gagamit ng wire para itali ito, tapos i-series natin sa kabila. So ang purpose nito guys is para ma-series siya sa pamamagitan ng nitong tubbing wire na tinatawag at saka itong mga nut. So ang next guys is itong battery holder. Para hindi na natin kailangan i-hold in place yung mga battery tape, gumamit tayo ng battery holder. So ang material nito is plastic, tapos 2 holes yung kinuha ko kasi 4 lang naman yung cell na kailangan natin. Ang size nito is 34.5 to yung width niya, 69mm yung length niya, tapos 9mm yung thick niya. So ang features nito guys, maganda to kasi kung ilan yung bubuuhin mo, pwede mo siyang i-interlock siya, parang puzzle. Ayan, meron siyang knob, tapos meron siyang slot dito. Gaganyan mo lang, yan.
So 2x2 na siya. So yun. So dito sa dulo ganito naman. Yan. So sa atin ang arrangement ng battery natin is ganito. Yan. So syempre ang purpose nito is to hold battery in place evenly. So mapapaghiwalay niya yung mga cell evenly. So next na gagamitin natin is mga nut. Ang size nito guys is M3. So yung mabibili nyo mo talaga ganito na flange nut. Pero dahil naubusan ako, humanap na lang ako sa local hardware dito ng yung normal na nut, ordinary nut. So pwede naman siya basta pumasok siya dito sa thread ng battery. So yan. So ang purpose nito guys is to hold the tubbing wire in place. So next guys is yung voltmeter. So ito yung ang type nito is yung mini voltmeter. Adjustable siya guys. So kung mali yung reading niya, pwede mo siyang i-calibrate, pwede mo siyang itama. So ang operating voltage nito guys is 2.5 volts to 30 volts. So pwede kang mag-measure ng isang cell lang kasi 3.2 volts ang isa nito eh. So pwede mo siyang i-measure. Yan o. 3.33. So ang size nito guys ay 10mm yung width niya, 23mm yung length, at saka 8mm yung thickness. So ang purpose nito guys is to measure the voltage digitally pagka nabuo na natin yung battery pack. Ipifix na siya, natin siya dito. So every time na titingnan natin yung voltage ng battery, ma-monitor natin yun. So next guys is yung connector or plug. So ito ay male and female. So ang type ng plug na ito ay EC3. So meron siyang 3.5 mm na banana connector. So ganito, pag binili mo siya guys, nakaganyan siya, naka-disassembled siya. So kailangan mo siyang ihinang muna bago mo siya i-salpak dito. Medyo masikip. Ayan. So ganyan siya. Ihinang natin ito mamaya. So ang material nito is plastic tapos brass. So ang main purpose nito guys is to connect and reconnect instantly. So pagka nagka problema dun sa gagamitan natin na machine or kahit na anong equipment, matatanggal agad natin, ma-unplug na kaagad natin siya. So guys, yung pinakahuli na kailangan natin, yung pinaka-importante, yung utak ng ating battery pack. So ang tawag dito guys is BMS, which stands for Battery Management System. So 4S to guys, yung type nito, 4 series, ibig sabihin 100 ampere. So ang size nito guys, 35mm yung width, 87mm yung length, at 8mm yung thickness. So ang continuous working current dito guys, 100 ampere. At ang charge current na kaya niya ay 8 ampere at 15 volts. So ang purpose nito guys is napaka-importante. Siya yung nagmamanage sa battery cells. So pinoprotektahan niya at minamanage niya yung bawat cells. So ang iba pang features nito guys is yung overcharge protection, battery balance, over discharge protection, over current protection, short circuit protection, and temperature protection. So masyadong technical na yung mga yun, so pasimple lang natin. Basically guys, ang kailangan natin tong BMS para maprotektahan natin yung mga cells na ma over discharge at
overcharge. So kapag na-charge na niya ng naayon do sa specs niya yung mga battery, i-cut off na ni BMS. Ganun din kapag ka na-discharge siya. So ma-trigger na yung LVD niya, yung low voltage disconnect. So which means na napaka-importante nitong BMS kasi siya yung mag-iingat sa mga cells. So buuhin na natin, guys. Una, guys, ang gagawin natin, i-check muna natin kung pare-pareho yung voltage ni cells. So isa-isay natin siya. Apat lang naman to. So 3.33. Next, 3.33. So sunod 3.33 din. And yung last 3.33. Luckily, guys, pare-pareho yung charge ng ating mga battery. Hindi ko pa ito na-charge, hindi ko pa siya na-discharge. So what if naman, guys, kapag iba-iba yung naka-store na voltage sa bawat cells, halimbawa 3.33, 3.34, 3.35, 3.32. Ang gagawin dyan, guys, yung tinatawag natin na sync. Ang gagawin natin, guys, is ipaparallel lang natin lahat ng battery. So kung negative dito, negative din dyan sa ilalim. Yan. Yan. Tapos lalagyan natin ng tubbing wire. So ganun din sa negative side. So ganyan lang, guys, ang gagawin natin. So ano bang purpose ng balancing? Ang purpose ng balancing ay para magpare-pareho yung voltage na naka-stack sa bawat cell. So kung 3.32 to 3.33, 3.34, 3.35. So yung iba ang ginagawa dito, hinahayaan lang nila na naka-parallel connection siya sa loob ng tatlong araw, ganyan, dalawang araw. So kung pareho naman na siya sa loob ng dalawang araw or isang araw, good na yun, pwede na nating i-assemble. So mas maganda, guys, kung nakabalance na siya bago i-assemble para maiwasan natin yung unbalanced na mga cells. So pag may ganito kasi na battery pack, ang aim natin lagi dito is nakabalance lahat ng battery cells. So sa atin naman, in case, sa case naman natin naka-balance naman siya, so pwede na tayo mag-proceed sa assembly.